plan to settle here ba or sa ano, Ireland? Ano yung dream wedding mo? Can you describe? Sa totoo lang, wala talaga akong dream wedding eh. Kasi hindi ko rin talaga, ang dami, nagbabago-bago siya. Initially, gusto ko ng medyo bohemian, rustic type of ano setup. And then, na-realize ko na David's family is coming here for the very first time. So, gusto ko ma-experience nila yung kultura natin. So, ano ko na lang, sabihin ko na lang na Filipino themed. Kasi nung time naman na kinasal kami sa UK, Celtic wedding eh. So, ibigay na natin sa kanila yung cold weather, yung Irish wedding, kung ano man yung naging factors, nung yung hand fasting. Kaya hindi rin kami nag-exchange of vows and exchange of rings. Kasi we're saving some of those elements sa wedding natin dito. Namin dito. Yung ano mo, gown mo, sinong magde-design? Pwede na bang i-share? Initial meeting pa lang yung ginawa namin, pero super excited ako kasi nag-gets niya kagad yung gusto ko eh. Basta may pagka-rockstar din, may bali ng konti sa ano, sa traditional Filipiniana ano, wedding dress. Kasi gusto ko rin syempre na since I'm collaborating with a designer, nung pinakita ko sa kanya yung mga pegs ko, ano siya, sabi niya, ano ka rin, ano, parang wala kang specific na style in mind. Like, ang dami kong mga kinuhang parte-parte ng ano, ng mga designers na gusto ko. And then, parang ang challenge ko for him is pagsamahin yun and make it into something new and fresh. Do you plan to settle here ba or sa ano, Ireland? For now. Gusto mo yung for now? Dito po talaga, since we're also setting up a business in Baler, and then we've also ano, nakapag-invest din kami ng another lot doon na sa amin ni David. Kasi iba pa yung casa, yung bed and breakfast. Since David wants to be by the beach talaga, hindi niya masyadong nag-a-adjust pa rin siya sa life in the city, mas gusto naming mag-settle sa Baler. Since yung ano na rin, yung work na rin namin today, I mean, yung work ngayon ay yung system ay lock-in na, diba? So, hindi masyadong kailangan na all the time nandito kami sa city. So, parang medyo city, and then Baler, and then city. Parang ganon. Hindi naman din kami napipirme, kaya sanay na kami dun sa papalit-palit ng lugar. Paano na-influensyan si your husband na magstay sa Philippines? Actually, hindi ko siya kailangan influensyan eh. Kasi siya naman talaga yung decision niya to stay here. And kahit na nung time na nagde-date pa lang kami, isang factor yun kung bakit mas tinanggap ko siya sa buhay ko. Wow! Hindi kasi, wow. Syempre kung hindi, wala siyang balak na magstay dito at yakapin yung kultura natin, yakapin yung yung work ko, pero parang medyo magiging mahirap yun for us. So yun yung isa sa mga bagay na minake sure ko if he really wants to stay here. And ang galing naman mismo sa kanya, na he wants to settle here, and if we can have both worlds, diba, it's nice as well. At least every time na we want to travel, meron kaming home din sa UK, and then we have a home here sa Philippines.